Nagpahiga na sa kalsada ang lalaking nakaitim habang pinagsususuntok ng isa pang lalaki sa Dagupan City. Pinaghahampas pa siya ng kahoy ng isa pang lalaki. Ilang tanod ang umawat pero tuloy pa rin ang pambubugbog. Kwento ng ina ng biktima, maghahatid lang ng pasahero ang anak nang biglang harangin at pagsusuntukin. Ayon sa barangay, nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang biktima at suspect. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Naantala ang operasyon ng mga airline, bangko at negosyo sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa global cyber outage na nag-ugat sa problema sa software. Kabilang sa mga naapektuhan ang operasyon ng airline sa NAIA, kaya may mga na-delay at nakansilang biyahe. Mano-mano na rin ang check-in doon. Mula sa NAIA, may live report si Katrina Son. Katrina? Maki, Sandra, mabigat nga ang daloy ng trapiko papasok dito sa NAIA Terminal 3. Kumpara naman kaninang alas 7 ng gabi ay nabawasan na ang dami ng mga pasahero na nandito ngayon sa paliparan. Kung makikita nyo naman sa aking likuran, hindi na rin ganun kahaba ang mga pila sa mga check-in counters. Gayunpaman, marami pa rin mga pasahero ang nasa loob nitong paliparan. Ang ilan humanap na ng pwesto habang hinihintay ang kani-kanilang mga flight. Delayed at kanseladong flights ang bumungad sa mga pasaherong dumating sa NAIA Terminal 3 kanina. Naipon ang mga tao. Alas 8 ng gabi dapat ang flight ni Najaz pa Bali, Indonesia. Pero alas 6 na ng gabi hindi pa bukas ang check-in counter. Hindi nila alam which gate we are. Well, yeah, gate. Everything is manual, naka-handwrite na yung mga gates na naka-open. Tapos parang pinapalipat-lipat na nila. Naapektuhan ang operasyon ng ilang airline dahil sa global cyber outage. Humaba ang pila sa mga check-in counter. Sa Davao International Airport, siksika ng mga pasahero. Ang sitwasyong ito, naranasan din sa mga paliparan sa iba't ibang bansa gaya sa United Kingdom, Singapore at Africa. Sa Hong Kong, mano-mano ang check-in pero hindi naman daw apektado ang flight operations. Sa mga paliparan sa Los Angeles at Seattle sa Amerika, nakita na ang tinaguriang blue screen of death. Ito yung lumalabas sa mga computer screen na gumagamit ng Windows operating system kapag may system error. Pati mga bangko, apektado. Kabilang sa mga nagkumpirmang naapektuhan ng cyber outage, ang Banco de Oro, Metrobank, RCBC, Union Bank, BPI at PNB. Depende sa bangko, hindi nagagamit ang kanilang online banking service, credit card services at bills payment. Patuloy pa rin naman daw maa-access ang mga ATM. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Ilang BSP-supervised financial institutions ang nakaranas ng disruption at inaayos na nila ito. May ilan namang naibalik na ang naapektuhang sistema. Hindi naman daw naapektuhan ang real-time gross settlement system nila para sa money transfer. Apektado rin pati ang ilang establishment tulad ng theme park sa Paris. Maging ang ilang TV station abroad, hindi nakapag-live broadcast dahil dito. Ang tinitingnang ugat ng problema sa computer systems, problema sa produkto ng global cybersecurity firm na CrowdStrike. Ayon sa CEO ng CrowdStrike, natukoy at inaayos na nila ang problema na nag-ugat sa problema sa depekto sa isang update para sa mga Windows host. Pagtitiyak niya, hindi isang security incident o cyber attack ang nangyari. Sa isang pahayag, sinabi ng Microsoft na umaayos na ang kanilang services habang patuloy silang nagpapatupad ng mitigating actions. Sandra, marami ring nandito ngayon sa airport na mga naiwan ng kanilang flight. Matinding traffic kasi ang sinalubungan nila papunta dito sa NAIA Terminal 3. Ang ilan nga na galing Quezon City patungo rito sa NAIA Terminal 3 ay inabot ng 3 hanggang 5 oras. Kaya naman ang ilan magpapalipas na lang ng gabi rito. Sandra? Maraming salamat, Katrina Son. Kapapasok lang pong balita, pareho ng bagyo ang dalawang low pressure area na binabantayan ng PAGASA. As of 8 p.m., tropical depression na ang LPA sa kanluran ng Batangas at tinawag na Bagyong Butchoy. Tinawag namang Bagyong Karina ang dating LPA na nasa bandang Eastern Visayas. Posible pa rin magpaulan sa malaking bahagi ng bansa ang habagat at localized thunderstorms.
Dalawang biktima pa ng kidney for sale ang lumantad. Isa sa kanila, buntis pa ng operahan. Apat na buwan na raw ang nakalipas mula nang maoperahan siya. Hindi niya alam na buntis pala siya nang sumalang sa operasyon. Mismo ang nurse ng National Kidney and Transplant Institute umano na tinukoy ng NBI ang nangasiwa raw nito. Ang lalaking biktima, inalok daw ng 250,000 pesos para maging kidney donor sa Amerika pero di raw nag-match ang blood type niya. Sinamahan sila ni Agri-Partilist Representative Wilbert Lee sa NBI. Naghain din sila ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang organ trafficking. Sabi ng NKTI, inalis na ang tinukoy na staff nurse sa assignment nito at inilipat sa ibang trabaho. Ilang naglalakihang pumping station na ilegal na itinayo ang nadiskubre sa mga POGO hubs sa Tarlac at Pampanga. Nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang mega deep well pumping station sa bahagi ng mga dormitoryo ng Baofu compound sa Bamban. Iimbestigahan ito ng Bamban LGU dahil posible raw na malaki ang volume na kinukuha nito. Limang underground deep well pumping stations din ang nakita sa Lucky South 99 compound sa Porac. Nadiskubre ang mga ito dahil walang water bill na dumarating sa POGO hub. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Porac LGU. Sa report ng National Water Resources Board, sinabing malaking volume ng tubig ang hinihigop ng dalawang POGO na walang kaukulang water permit. Ipo-ipo na nalasa sa Misamis Oriental. Ayon sa MDRMO, nagsimula ito sa damuhan bago na nalasa sa mga bahay. 17 bahay ang nawasak. Petisyon ni Pastor Apollo Quiboloy laban sa arrest order ng Senado dahil sa di niya pagsipot sa Senate hearing ipinadidismiss ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. Ayon sa Solgen, mali ang pag-iit ni Quiboloy ng kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Wala pang tugon ng kampo ni Quiboloy. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buo na raw at fine-tuning na lang ang ginagawa sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos para sa State of the Nation sa Lunes. Napakarami raw ng gusto niyang pag-usapan pero baka raw humaba masyado. Nang hingi naman ang reaksyon niya sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na di na raw ito tatanggap ng anumang pwesto sa gabinete, ito ang sagot ng Pangulo. Okay. I don't need to react. That's your position. Hindi na raw ipagagamit ng MMDA sa mga naka-wheelchair ang nag-viral na rampa ng EDSA busway sa Quezon City. Samot-saring memes na ang nagsulputan tungkol dito. May report si Joseph Morong. Dahil sa hindi raw pagiging PW-friendly ng rampa sa EDSA Bus Film Station sa Quezon City, umana ito ng maraming batikos. Nang subukan itong daanan ng isang wheelchair user, ang matalik na rampa. Hindi rin nakatakas sa malikot na isip ng ilang netizen. Ang rampa pwede raw padulasan sa swimming pool. From PW ramp to PW slide real quick nga raw. May ibang ginawa pa itong tila marathon track. Noong una sinabi ng MMDA na naglagay naman daw sila ng railings para may makapitan. Ngayon hindi na raw nila ito ipapagamit para sa mga naka-wheelchair. Papatagi na lamang daw ito para sa mga senior citizen at ibang hindi kayang gumamit ng hagdan. Para sa mga person with disability, wheelchair lift na ang ilalagay ng MMDA. Para from the footbridge, isasakay po yung naka-wheelchair at ibababa na po siya doon sa ground level. Gagawin daw yan ng contractor sa loob ng isang buwan at sagot na nila ang gastos. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.